Mga madamin sir, kapag ba matanda na ang isang tao, hindi na ba siya nakikipagtalik? Bawal na ba makipagtalik ang isang matanda na? Anong age or edad naman yung tinutukoy na matanda na? Kapag ikaw ba ay nakipagtalik nang ikaw ay matanda na, ito po ba ay nakakahiya at hindi dapat? Is it gross and inappropriate? Or sabihin natin beautiful and healthy? What do you think po mga madam and sir, no? So if you do like my videos po mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe. Maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come won't you come along. Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC. And for today's vlog, pag-uusapan natin ang mga matatanda sa kanilang pakikipagtali. So first of all, mga madam and sir, you never get too old for sex. So ibig sabihin, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, hanggat kaya, you are too young to do it. Wala namang age na sinasabi kung kailan ka dapat tumigil makipagtali. You can choose to stop of having sex, ano? So, pwede kang tumigil kung gusto mo, choice mo yon, pero hindi mo naman kailangan tumigil hanggat kaya. Nakasanayan lang siguro natin, mga madam and sir, na tinatawag ng pakikipagtalik ay para lamang sa mga kabataan or middle age, or sabihin nating sex and the youth. Alam nyo rin po ba, mga madam and sir, na ang sex drive and desire for intimacy ay hindi po nawawala sa edad? So, ibig sabihin, kahit kayo ay matanda na, meron pa rin po kayong nararamdaman na intimacy and pleasure. Alam ko rin naman po na meron tayong certain ideas, like for example, yung health natin, ano, due to our health issues, ano, medications, and yung mobility natin can reduce it, kasi nga, syempre, matanda na tayo, nahihirapan na rin tayo sa mga position, sa paggalaw, ano, it can reduce, pero hindi po siya nawawala. Kapag po tayo ay umabot na sa ating 60s, 70s, 80s, and beyond, ano, ang ating katawan po ay nag-iiba na. Hindi na ito tulad ng dati, kasing likse at lakas dati, ano, maybe due to health issues, ano, ang ating medications, ano, bumababa rin po ang ating libido, ano, nagkakaroon din po tayo ng problema sa ating erections, mga kalalaki. Lalakihan, ano, dahil na rin po sa health problems, pero hindi naman po rin ito nawawala yung tinatawag na intimacy, ano. May mga suggestions naman po ang ating mga doktor kung paano po ito mapagtatagumpayan ang ating pakikipagtalik sa inyong partner. Another thing din po, mga madam and sir, ano, penetration is challenging para sa mga matatanda na. Bakit po, ano, pagka ang isang babae po ay meron ng may edad, ano, so nagiging dry din po ang kanilang vagina due to hormonal issues. Ano, alam naman po natin na bumababa na po ang estrogen nila. Dahil po, di ba, ang estrogen ang nagbibigay ng ganda, kinis, alindog ng isang babae. And yes po, ano, kapag ang isang babae ay nagkakaedad na, nagde-decline na rin po ang kanyang estrogen, at ito po ay isa sa mga epekto na nagkakaroon ng vaginal dryness. Pero hindi po ito rason, mga madam and sir, no? Ang vaginal dryness ay hindi reason sa mga kababaihan para hindi na makipagtalik. Meron naman po tayong water-based lubricants na pwede natin gamitin para sa ating partner. Pero kailangan lamang po natin tanggapin, mga madam and sir, na ito po ay importante na ang sex during 60s and beyond is different from sex when you are in 20s, ano? Opo, ano? Kasi, syempre, nag-iiba po ang ating katawan. Nag-iiba rin po ang way of doing natin sa pakikipagtali. So, hindi mo to kailangan makita as a failure or grief, ano? Or frustrations, mga madam and sir, ano? It's completely okay dahil ang katawan ng isang tao ay talagang nag-iiba at tumatanda na. Nagkakaroon ng difference sa sexual dysfunction, ano? Ang hindi normal ay nire-reject mo ang sarili mo dahil na ikaw ay matanda na at hindi mo na ito pwedeng gawin. So
think of senior sex designs, ano, mga madamin, sir, ano, kung anong klaseng limitations meron ka. For example, you have the erectile dysfunction, ano, so ito yung nahihirapan ng isang lalaking magpatigas at mag-maintain ng pagtayo ng kanyang ari, ano. So kung ikaw, sir, ay mayroong ganito, ano, napakaraming options. You have your fingers to share with your partner, ano, you have the dildos, ano, na pag-aralan mo para mag-enjoy ang inyong partner. What if naman ang si madam ay dry, ano, like for example, ano, we have the water-based lubricants na pwede pong itong i-share sa inyong partner para hindi po siya makaranas ng painful, ano, penetration. X, what if your stamina naman po ang inyong problema, parehas na po kayong napapagod, ano, kasi may katandaan na, ano, pwede nyo pong gawin na mag-switch po, ano, ng roles, ano, para hindi po kayo parehas mapagod. And meron rin kayong time magpahinga. By the way, mga madamin, sir, no, we also have the benefits of being remaining sexual, ano. So, number one, it strengthens the bond, ano, keeping you both happy and satisfied. Next, number two, ano, it provides a great exercise. Alam nyo po ba yun, mga madamin, sir, as long as hindi ka lang dyan laging nakahiga. You should be also active, ano? Ikaw naman yung gumalaw, ano? Si sir naman yung magpahinga, ano? You should be switch, ano, sa inyong roles, mga madam and sir, para parehas po kayong healthy and fitter. Yes, meron na naman po ako sa inyong game app na i-recommend na pwede kayong manalo ng malaking halaga, si 1xBet, ano? So, kailangan nyo lamang pong mag-register, ano, sa aking link na ilalagay dyan sa description box or sa comment section, ano. Pagka-click nyo po ng link, mga madam and sir, ano, i-type nyo na rin po agad ang aking promo code, ano, Sara Mi, ano, bakit, ano? Pwede po kasi kayo makareceive ng up to 7,000 pesos bonus na ibibigay ni 1xBet. Kaya sir, kung mahilig ka po sa mga sports like PBA, NBA, ano, yung ating mga favorite dyan, ano? So, ano pang hinihintay nyo? Download na! So, lagi pong tandaan, mga madam and sir, ano, it's your body, it's your relationship with your partner, and it's your sex life, ano? Don't let anyone decide for yourself, ano? Kung ano pong gusto nyo, gawin nyo, mga madam and sir, ano? Wearing sexy lingerie, ano? So, hindi yun para lamang sa kabataan, ano? Kung ano pong kailangan yung mag-boost ng inyong confidence, ano, sa inyong partner, ano, ko learn to communicate with your partner, gawin po ninyo, ano. So, napakaraming pwedeng gawin, options, ano, like for example, spending for dildos, spending for sex toys, lubes, ano. So, pwede naman po ito, may mga paraan naman po para ma-enjoy nyo din po ang isa't isa. This would be the end of my vlog. Thank you so much for watching, and hopefully na may naiambag ako sa inyo, mga madam and sir. So maraming salamat po. God bless. Thank you and bye.